Good morning sa inyong lahat. Ngayon ako po ay pupunta sa aking kaibigan dahil kukuha kami ng kawayan at saka kahoy o round timber para gamitin sa pag-ayos ng ano namin sa kusina, yung ugasan namin kasi sirang-sira na eh. So tignan nyo yung outfit ko. Yan oh. Dito sa probinsya, pag pumunta ka kabawa sa Hagka, sa Palayan or sa pupunta ka sa inyong Niugan, ito yung outfit mo, naka sweatshirt or jacket yan o. At saka syempre nakapaa. Di ba? Nakapaa yan o. Hindi ka pwedeng naka sinilas pagpunta ka doon kasi putik at saka madamo. Maraming damo. Ayan ha. Ngayon, medyo malayo yung bahay nila kasi nandun sa ano, sa tabok. So mamaya papakita ko sa inyo. Ito, malapit na pa ako sa kanila. Ito yung daanan nila. Pathway. Dito ako dumaan kasi maganda yung daanan dito, pathway. Dito na ako malapit sa kanila. Ito yung kaibigan ko na masipag. Ngayon, nandito na ako sa kaibigan kong masipag. Ayan siya. Ayan. Ayan. Kukuha na kami ng kawayan. Hey, Dido. Ayan. Say hi. Hi. Ayan. Ayan yung kaibigan kong masipag. Ayan siya. Ano naka? Kuhan ka na? Hi, man ang kawayan. Ha? Nasing ka? Nagkuha ka na. O, kahoy pala. Yan ang kanilang bahay. Ngayon, nandito na ako sa kanila. Ano ba nila? Yan. Kukuha na kami ng kahoy. Yan ang kaibigan mo sa ito. Siya yung magpuputol lang kahoy. Kasi siya yung suhito dito baka nang mangyari sa akin. Kaya siya yung pinano ko ng kahoy kasi siya yung may alam. Nagbago ang kanyang isip. Unahin niya muna yung kawayan daw kasi nahihirapan siya doon sa round timber. Ngayon pupunta kami sa kawayanan. Ito talaga yung mahirap dito sa probinsya. Mahirap ako ng kanila sa kanya kasi maraming tinik. Matindi talaga yung kaibigan ko. Walang jacket, nakapaa lang.
puputol pa siya ng kawayan. Kasi tanim pa lang yung nakuha. Sa ngayon, lilipat muna kami ng pwesto kasi doon nahihirapan siya eh. Ngayon, malapit lang naman. Ngayon, ako naman yung titira. Dito na yung tak. Ayan na po ang kanyang finished product. Ayan, nakatali na siya. Kasi dadalhin na namin. Ayan. So, guys. Mabigat pala yung kawayan. Kala ko magaan lang. Yung kawayan ko is 6. Hinati ko sa 3 kasi mabigat siya eh. Alam niyo naman yung katawan ko hindi sanay sa mga ganyan na mga gawain. Nagbubuhat ng mga mabigat eh, yung ginawa ko na lang is 3-3, buti na lang binalikan ako ng kasama ko yung kaibigan ko, papunta na siya dito. So ayan, 3 na lang yun, 3 ayan yung 3, siya na yung mag buhat niyan. Punta na siya dito. Matindi talaga yung busing ko. Malakas yan, no? Tingnan nyo, wala pang mga gear yan. Walang jacket, walang chinelas. Kumbaga sa lingwahe na yun, palagdas na lang yung tao. Yan. Buhat na ako. Mahirap pala to. Kala ko madali lang na trabaho. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, kaya kayong mga kabataan, mag-aral kayo ng mabuti. Para papunta kayo sa magandang kinabukasan. Kasi sa probinsya mahirap yung trabaho. Bibilid ka sa araw. Pero hindi ko naman inaano na yung trabaho kasi marangal yan. Saka dyan tayo kumukuha ng ating pagkain. Lalo na yung mga magsasaka. Magsasaka sa kanilang taniman. Yung may kuprasan, lahat-lahat. Kaya proud ako sa mga farmers. Tingnan nyo, ano lang ito na trabaho eh. Pero, yun nga. Hindi sana yung katawan ko. Kadang ka pa sa kaputikan. Naku po. Hirap. Dito na ako. Dito na ako sa patwi. Kakahingal. Sinanok ko lang yung chinelas ko kasi dumaan ako sa palayan. Paputik. Yung kasama ko malayo na. Ang bilis niya eh. Sige lang. Nandito na ako sa karsada.
Kista kasama ko. Ando na si Busing. Kaabot ka agad. Ako, andito pa ako sa kalsada. Ganun talaga pag hindi sanay. Yan na siya. Karating rin ako. Para tayo magkuha. Ay, klaro eh. Tindi ka, boss. Pagulit. Ilang na doon?